waiting na kami ng aming flight to Manila. Andito kami sa Vancouver. Ang time ngayon ay 12:30. Ang alauna na umaga na dito. Sanap na kami ng aeroplano. Nag-antay na lang ng aming flight. Ilang minuto na lang. Nag-antay na kami. Goodbye mo sa Canada. See you in Philippines. Ayan. This is my passenger by from here. I need to give us You guys transfer it. I don't know. I'm asking. Where you... I don't know. They went to the power section. This is just a little bit of a system. This is an answer. Sorry, I'm not sure. Okay. Pagod na talaga si Lola. Pagod na talaga si Lola. Once again, ladies and gentlemen, for your flight information, this is flight VR117 bound for Manila. Passengers bound for other destinations, kindly approach any of the cabin crew now. Safety regulations require that all aisles and exits be kept free and clear of obstruction. We therefore require that the hand-carried items be kept under the seats or in the overhead stowage bins. Thank you. Yeah, my reminder now. Ang aming madala-dala ay andito na sa ilalim ng upuan. Ang kanamay na sa itaas na pato. Aking dala ay ang aking bag lamang. Dapat yung magiging passport yun? Yeah. Ha? Andito. Dalawa. Sa labas. Lalaki ang mga aeroplano na nandito. Ayan o. Aero Mexico. Malaki. Sobrang laki din. Ito ang airport ng Vancouver. Ay, andito pala kami sa pakpak mismo ng eroplano. Ito, oh. Yan ang pakpak ng eroplano. Ayan, kaya pala kami binigyan ng headset. Kasi nasa pakpak mismo kami ng eroplano. Ayan. Kaya pala kami binigyan ng headset kasi kami ay nasa pakpak mismo ng eroplano. Tapat mismo ng pakpak ng eroplano. Ay, masakit sa tayo na. Lagi nakakandini. Ayan. For the information for our passengers, we are still waiting for some pertinent documents of this flight. Thank you for bearing with us. Antay na lang kami namin po. To Philippines. Vancouver to Philippines. Ayan, antay na lang kami namin flight. Umalis kami ng Vancouver kanina. Aso-aso lang ako. Aso-aso kinsi ng gabi. Bagi 2 hours and 45 minutes ang aming biyahe. Tapos ngayon, nandito na kami. Nasa ito pa ang mga plano. Hintay na kami ng pera ng pamilya. Ayan. Puno ang aeroplano. Mahintay na lang ang mga pasahero. Mga ilang pasahero pa na wala. Magbigay na lang sila ng ilang minuto na kapag hindi ka sila dumating nag-close na lilipad na maiiwan na yung mga late na sa iyo. Kompleto ko hindi ko sila meron ka mag set
Meron kami yung unang at saka pomo. Ayan. Ito yung oras na naka-hilipad na. Nakapagpay na tayo. Pagkatapos loob ng dinner. Kasi nagsiserve ko sila ng dinner. Saka tayo matutulog. Papahinga na tayo. Sobrang pagod. Uyak. Malayo kasi nang nilakad namin kanina. Pagbaba namin ng rest day, malayo nang nilakad namin papasok ng ng gate D70 kung saan doon ang gate ng Philippine Airlines. Ayan. Tamad ako ng minus kasi inisip ko pa rin yung aking tatlo ako, yung aking mga anak. Kasi yung mag-asawa ko lang pa it, si Atty. Dexter at saka si Atty. Dexter. Na sobrang bait sa amin yung asawa. Si Mike, magkapunso din sa bahay, si Big Daddy Mike. Mami-miss ko pala kasi na si Reggie at saka si Marka, si Big Daddy at saka si Joy at ang kanila mga anak ay nakakamiss. Nabaloy ka ang mga apo. Kaya ang tayo nalang tayo ng flight namin sa kapagtay ng Manila. Ang init na nakaako kasi ko lang nahagap na sapatos. May dala naman akong chinilas. Pero nasa itapas na ilagay kasi taas. Kaya siguro mamaya nagaling ko na lang yung sapatos ko. Susuot ko na lang kung ako ay nagsiga. Ang oras na lang muda, ay ililipad na. Nakabit na lang yung seatbelt. Yan, at makinig niya sa sasabihin ng flight stewards. Kaya sarado na yung mga lagay ng pagkain sa itas. Sarado na, parang wala na pumapasok ng mga pasahero. Hirap lang kasi pag yung papasok at yung pababa. So pag yung maganda papasok kasi yan tawag yung set number. Alimbawa kami ay 4060. Tawagin mga 5260. Kaya hindi nagkakalibaw na mga pasayro kasi nauuna yung sa dulo kasi sa mulit yung sa kalapit na kaya doon na yun sa unahan. Malapit na ng oras na lang ay sa Pinas na si Mami Loves at saka si Daddy Loves at yung pangalama na mga kasama ko yung aking bunso at ang aking ako. Malungkot na, pero nakatanto. Tanggap mo na kasi ano sa ating panaran. Hindi pa naman kasi kami PR. Mag-apply naman kami. Hindi pa kasi nag-open. Pero kapag nag-open na, siguro, teka na, maalam. Apply din ako sa ating PR. At saka, siguro niya, mas maganda kasi may tatak na yung passport na. Nakakalito ko dati.
alauna na din yung araw na nasin pa kami. Baka pwede na to, Lord, hanggat hindi rin yung palapit. Kailangan nito kasi namin yung makinig sa mga sasabi niya ng guide stewardess. Maganda yung Philippine Airlines kasi lahat ng crew, lahat ng flight stewardess ay mga Pinay. Mabait. Umakit pa po sa hero yung mga nahuhuli siguro kasi ang Vancouver kasi dito yung galing ng Edmonton, Alberta, Alberta. Lumilipad pa sila kapunta din dito. May aeroplano, isang sakay din sa aeroplano kapunta dito. Katulad namin, galing kami ng Manitoba, Winnipeg. Isang aeroplano pa dating ng Vancouver, saka na naman sa kanya ng Pinky Airlines. Lagi dalawang sakay kami ng aeroplano. Ayan. 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 After two, biyahe na Canada to Philippines. Medyo malayo, pero okay lang. Saka, yan nga, medyo sad. Awanay na lang ako sa akin na ako. Ay, hindi ko parang hindi ko nanulungkot ako. Talog na ito nila si Tami. Yung katabi namin, mama, at ang kami nagpunin. Hirap na ako wag na lang mag-CR kasi wala pinag-aamit yung tabi ng tao. Hindi ako makakanda. E nasa tabi ng bintana ako. Kasi manag si daddy. Tapos yung mama na anak. Kaya thank you, see you in the Philippines.